habang lumalaki po ako, nakikita ko po yung frustration ng magulang ko. Nang kabataan niya, hindi niya inilintana yung mga sinasabi ng kanyang mga eskwela. Ang pinakita niya na kaya niyang lumaban. Tatawagin ka ng aso, kagamba, yung sakit na emotional. Yun po ang mahirap i-overcome. Elementary level ako siya, high school. So wala po talaga akong ka-idea na magiging close kami balang araw. Nagkita kami after 5 years. Sabi ko parang eto na. Yung mga magulang ko po, ayaw na ayaw po nila kay Romel. Tinawagan ko po sila na magpapakasal na kami. Sabi nila, paano ka ang bubuhayin ni Romel? So hindi po sila dumating sa kasal namin. Ganun na yung itsura niya. Willing pa rin siyang tumulong sa ibang tao. Ma-inspired ka eh. Siya po ang masasabi ko na talagang isang modelo para sa mga kagaya naming may kapansanan. Romel is the happiest person with disability. Happiest Pinoy siya. Si Romel po ay happiest Pinoy at ako po ay happiest wife. Ang sekreto ko sa happiness is that accepting myself the way I am. Yun po yung natutunan ko sa buhay ko. Happiest Pinoy.